gabi na naman, gabi na dito ngayon sa Hong Kong. Hinihintay ko ang aking kaibigan na si May Puntalan kasi uuwi siya bukas, Monday, July 6. Uwi siya ng Pinas kasi nga kailangan niya ng umuwi. Kasi nga buntis siya. Nalulungkot ako kasi 50-50 ang balik niya kung makabalik siya dito sa Hong Kong. Kasi matagal ko na rin siyang kaibigan. Pero ganun talaga ang buhay. May umaalis. At ano, maliit lang naman ang mundo. May pagkakataon din siguro na magkikita-kita sa Pinas. Pero nakakalungkot kasi marami na kaming mga pinagsamahan dito sa Hong Kong. At ano, ayun, tuloy parang nalulungkot ako. Ginawa ko tong vlog na to kasi gusto kong mapakita sa inyo na ang OFW dito sa Hong Kong na tulad ko. Hindi lang Hong Kong, kahit sa ang bansa. Nakakatagpo ng kaibigan. Tapos, darating ang araw, magkakahiwalay-hiwalay din kayo. Pero, kahit na magkahiwalay-hiwalay sa puso nyo, sa isip nyo, na nagkaroon siya ng puwang sa puso mo at hindi mo makakalimutan yung mga bagay na bonding nyo na magkakasama, nakaano na yon, nakatatak na yon, kaya yon. Ngayon, kaya ko siya hinihintay kasi sa simbahan may nagbigay sa kanya at saka binigyan siya ng aming father ng gloves kasi kailangan din po at saka ng face mask. Ayun. Pero wala pa rin siya kahit may curfew ako, hinintay ko siya kasi ito na rin yung pagkakataon na matagal na rin na hindi kami makikita. Kaya hayaan na muna yung ano, yung curfew. Mamaya hintayin ko siya. Balikan natin mamaya. Kaya kayo, mag-OFW kayo, alam nyo na. Kaibigan, pababa na siya ng bus. Ayan ang pauwi sa Pinas. Ayan, mag-hi ka muna din sa vlog ko. Hi! Ayan ang aking kaibigan na hinintay. Ayan yung binigay ni ni Father. Anong masasabi mo sa aking vlog? Salamat. Uwi na siya ng Pinas. Nalulungkot ako. Ayan. Babalik naman ako. Babalik daw siya. Ang dami nito, Ann. Kuhan mo. Ilang piraso to? Dali mo na lahat. Yan ba kailangan mo dun sa ano? Sige, ayan. Message ko na lang si Father. Oh, sige. Ayan po ang aking friend. Uwi na siya sa Pinas. Na mamimiss ko. Matagal-tagal. Matagal-tagal siyang babalik kasi may baby siya. Ilang ano, isang taon mahigit siyang babalik. Pero babalik pa naman siya. Ayan. Pero mamimiss ko siya kasi nga... Manonood na lang ako ng vlog niyo. Oh, manonood na lang daw siya ng aking vlog. Mamimiss ko siya kasi nga... Ilang taon ba tayo? Ano? Matagal na kami magkaibigan dito. O ilang taon kami dito sa Hong Kong. O ilang taon pala ako. Ayan. Ingat ka, Mayo. Ikaw din. Ayan po, hinatid ko na yung kaibigan ko. Naghiwalay na kaming dalawa. Nalulungkot ako kasi kaibigan ko na talaga siya. Nung time na sumalta ako sa simbahan, naging kaklos ko na talaga siya. Eh, ganun talaga ang buhay. Nagkakahiwalay talaga. May mga bagay-bagay talaga na dapat unahin. Pero hindi naman ibig sabihin nun, yung pagkakaibigan namin ay mapuputol. May connection pa naman, may cellphone, may internet, kaya yun. Mahirap din sa isang OFW na makahanap ng totoong kaibigan, yung tatanggapin ka. Kaya naiiyak ako. Kasi dati, lima kami, ay anim. Unti-unti nang nagsiuwian. Ayun. Pero okay lang. May sisi pa naman ako si Emmy Cuenca na laging nandyan sa akin. Pero ngayon, lagi na siyang nag-i-stay sa bahay nila. Pero okay lang din. Kasi mas gusto niya na magpahinga. Kailangan din kasi buong linggo na rin ng trabaho.
yung half day, okay na yun. Masaya na ako doon. At dito ko na inaano yung ano, yung vlog ko. Sana po nagustuhan nyo.